Very good. Huwag ka mag-alala. Basta palakihin mo lang sila, ha? Lagaan mo. Okay. Parang mamibisa na yung isa. Pero masipag naman siya magpakain. Very good. Good job, be. Ito naman sa kabila. Ganyan. Namatay na po yung isang inakay, yung pangatlong pisa. Nadaganan siguro. Very good, be. Kaya kinuha ko na lang yung isang buti na check. Kung hindi, baka lalanggamin sila. Madamay pa ang ibang inakay. Good job, babe. Thank you. Pumasok na si Mommy. Hello, Daddy. Hello. Ito po ang namatay na pangatlong pisa. Na na-check ko kanina, nasilip ko. Kahapon to siya namisa, tapos sinilip ko this morning. Ayan na po ang nangyari sa kanya. Isa po siyang Lutino. Kawawa. Nadaganan siguro to. Pag kinukuha ko sila, naglalagay ako ng plastic sa kamay para panigurado. Hindi ko sinasawsaw yung kamay ko sa patuka. Hindi, binabalot ko yung aking kamay sa plastic para hindi nila maamoy. Tapos, saka ako nagsawsaw sa kanilang patuka para amoy patuka ang plastic. So, kawawa siya, oh. Kawawa naman, oh. Ayun siya. Embryo, fetus na. Fetus na. Talagang ganyan, eh. Nangyayari talaga sa mga kanyan. So, ganun po talaga, mga kaibod, pag may mga alaga tayo, hindi maiwasan na may mawawala. May mamamatay. Dahil na dadaganan. O hindi napakain, kaya giniginaw. Kinakailangan talaga na parating inoobserbahan ang kanilang nest box kung merong nadadali o wala, para maiwasan ang paglusog ng mga langgam. Kasi isa rin pong problema, kapag naatake ng langgam, madadamay ang ibang sisiw. Nangyari din dito, 1 month ago, yung tatlo ang naging sisiw nila, dalawa na lang ang naka-survive. Yung, ayan, ito kasi, itong pula ang mukha. Ayan, ayan ang parent. Tapos ito ang sisiw at ang isa nandito sa loob ng nest box. Tatlo po silang nabuhay. Kaso ang problema, itong nest box nila, diyan kasi sila ng itlog, hindi pa ito nagawa. Dalawang nest box ang nailagay ko dito. Eh pareho silang ng itlog. Ngayon, nagkasisiw ito. Kasalukuyan namang nagka-itlog dito din. Ngayon, ang ginawa, nilipat doon sa likod, yun na yung inakay doon, inahin doon na nakawala ang akak. So, nung lumaki na ito, pati yung panganay na lumaki na, parating na lalaglag, gawa ng open ito. Yan, hindi walang harang.
tatlong beses na laglag sa sahig. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng plastic ang kamay ko para damputin at ibalik sa nest box. And sa huling pagkakataon nung nasilip ko, nagtaka ako bakit hindi gumagalaw yung isang inakay na, yung malaking inakay. Yun pala, yung kanyang paa na ipit sa grills. Dito na ipit. Yan. Naipit siya diyan ang kanyang paa doon sa loob ng nest box. Eh, medyo nahirapan din ako magtanggal dahil ipit na ipit. Yun yung sanhi na kinamatay niya. Hindi siya namatay sa laglag, kundi namatay siya sa ipit ng paa sa grills. Kaya isa rin sa mga disadvantage kapag ganito ang nest box. Pero nung time na yon, wala rin akong magawa dahil maliliit pa ang iba niya mga kapatid. Eh, ayoko munang galawin, baka mamaya hindi na nila alagaan, hindi na nila pakakainin. Kaya hinayaan ko lang hanggang sa lumaki ng dalawa, lumaki na yung mga anak nila. And sa ngayon, hindi pa sila uli gumagawa ng nesting materials. Mainam rin at makapagpahinga muna sila para hindi mapwersa ang kanilang katawan. Oop. Yung dito naman, ito yung cock. Ito yung unang-unang cock. Namatay na ang partner nito. Yan, ito at saka ito mga, ito yung anak, ito naman yung apo. Anak, ito yung anak sa unang pair na nandoon sa pamangkin ko. Ngayon, magkasundo itong dalawa, maglolo. Dahil nakulay ang partner nito sa inakay, kaya akala niya ito yung partner niya. Pero bata pa ito, dalawang buwan pa lang. Itong kakmuntika na itong mamatay dahil nanghihina. Nanghina siya dahil nga sunod-sunod ang pangingitlog ng kanyang partner at wala rin tigil sa pagpapakain. Kaya nung nilipat ko dito, sobrang gaan niya. Buti na lang naka-survive siya. Talagang monitor at alaga nang talaga tayo sa ating mga ibon kung ano na ang kanilang health condition. Tapos eto naman, babae po ito. Nangitlog na ito ng marami. Naka walong itlog ito dito doon sa nest box na yun. Op, bakit? Kung mag-away. Ngayon, nilipat ko ito doon sa likod. Eh, ang problema, laging inaaway doon sa likod, gawa nung nag-nesting. Ayun, pumasok siya sa loob. Pumasok siya sa loob yung hen. Doon po yung natutulog tuwing gabi. Kaya one time, nagtaka ako, pagising ko sa umaga, chinecheck ko kaagad sila. Kinukumusta kaagad ang kanilang kalagayan. Nagtaka ako, bakit dalawa na lang sila? Wala namang bahid na atake ng pusa, mga balahibo, wala namang palatandaan na may inatake. Yun pala, nabuksan niya yung kulay green na nakatakip, pumasok siya. Natalian ko po yan ng nest tie, twisty. Nakagat, inatnyat na inatnyat hanggang sa kumalas. Ayun, nakapasok na naman uli siya dyan. So, hindi ko rin pwede papayaan kasi baka mamaya kakapasok niya, nakaitlog na naman siya ulit. Sayang lang. So, yung dalawang yan, maglolo, nahayaan ko lang muna. Tinatry kong i-transfer itong cock doon sa isang hen na nakawala ang partner. Kaso inaaway nung hen, kaya nilipat ko siya uli dito.
para hindi ma-stress yung hen na kasalukuyang naglimlim. Na sa ngayon ay naka isang pisa na siya. Lima ang egg. Naka isa pa lang, baka mamaya mamisa na naman yung isa. Kaya ang tabayanan na lang po natin. So hanggang dito na muna mga ka-cat lover. Huwag na po tayong mawalan ng pag-asa mga kaibon na ito hindi talaga natin inaasahan din na meron at meron talagang bibigay. I-update ko na lang po kayo regarding sa mga ibang sahen na mag-isang tinataguyod ang kanyang mga itlog at inakay. Nawa ay ma-survive niya ang niniwan ng kanyang partner na nakawala. Bye! Thank you for watching po mga kaibon. Ingat po kayo saan man naroroon.